Hi guys! Naglilinis kami ng ano? What are you doing? Happy New! Don't help me! It's my job. Aww, why? It's your job! Pagka-sweet sa aking my love. No, I have you, mahal. So I already did have. It's fine. Huh? Mahal! It's not nice anymore! Sorry! Naglilinis okay, kami ng... You do it! Ano ng dishwasher. Pagkatapos po namin mag-breakfast, pupunta kami sa Makro dahil dumating na yung ating YouTube sahod. Meron na naman tayong pang panty, pang lipstick, pang salmon, pang steak. Kaya pupunta kami sa Makro, guys. At alam nyo ba, may good news. You know what's the good news, mahal? Because Inday Garnet is a businesswoman. Last night, we got our... Makro Pass! I love you! So yun na nga guys, palagi kami nanghiram ng ID dun sa kaibigan puno. Kaya kumuha na po ako kasi eh, dyan din po ba sa Pinas? May Makro pa ba tayo dyan? Kailangan kasi na may own company ka bago ka makakuha ng card nila. So ngayon, dahil ano, may own company na si Inday Garnet, kumuha po kami. No, grabe, napangarap ko lang yan noon lang. And you know what that means? All the nice big salmon and big meats, even after the pandemic is gone. Woo! Yeah. Kasi ngayon, pwede pong pumasok kahit wala kayong ID dahil sa virus. Inopen nila ba? Pero mas mabuti na yan, no? Para pag wala ng virus, at ano, okay na ang lahat, makapasok pa rin kami sa Makro. Mura kasi yung salmon nila doon at grabe ka-fresh. Kaya gustong-gusto ko mabili ng salmon doon, no? Sa Makro. Kumakain na si Daniel Cruzand yung breakfast niya, no? So ako dahil medyo dumudugo pa din yung wisdom tooth ko, yung bagong bunot. Ano lang muna tayo, no? Yogurt-yogurt lang siya. Umayat na good ako ay ng mga 1 kilo kaka-yogurt, kakasabaw. So kayo kung gusto yung magpapayat dyan, magpabunot kayo ng mga ngipin, no? Bahala, walang bulok, ipabunot nyo yan para pumayat tayo. So ito po yung breakfast ko. Nakakaiyak lang din ba dahil namimiss ko na kumain ng totoong pagkain, no? Ano ba ito? Uy, grabe. Yung ano ba? Magsuscroll ka ng Facebook tapos puro mukbang yung makikita mo. Kakainis. Guys, marami pala ang nag-comment about doon sa vlog ko. Naalala niyo yung ano about sa ex ni Mr. na nag-message ng Happy New Year tapos napadala pa talaga ng picture niya, 'di ba? Nakakainis. At sabi ko po sa inyo na normal po 'yan dito. Marami kasing nag-comment, guys, na bakit hindi ko na lang daw i-block. Actually, gawain ko po talaga 'yan dati, no. Binablock ko yung mga ex ng boyfriend ko noon kasi wala din namang nangyayari. Uy, sumasakit lang ulo ko, guys. Tapos ano ba yung ano siya? Virus siya sa pagsasamahan ninyo pag palagi nyo pong iniisip yung mga ex na mga jowa ninyo. At ako po, dahil may respeto ako kay Daniel, hindi ko po yan ibablock, no? Pabayaan ko siya na siya mismo kusang loob niyang i-block yung ex niya. Basta ang importante, mahal ka ng ano, ng boyfriend, ng asawa mo, yan po ang pinaka-importante dyan. At magtiwala ka lang po, at pag meron ka ng ano na feel talaga na something wrong, dyan ka na po mag-rar, dyan ka na mag galit talaga, no? Pero si Daniel naman, malaki po talaga ang tiwala ko sa mister ko, no? Kaya pinapabayaan ko lang yung mga ex niya dyan na mag-text sa kanya dahil alam ko naman po yung mga sinasabi nila. Ganun ba? They're all saying but that are I should... Are we talking about exes again? No, because they're all saying that I should block your ex and I'm telling them that I'm not doing that. Because if that will happen, you should do it because I respect you. The important is I trust you. Yeah, of course. And I can be trusted. Yeah, kaya hindi ko po siya ibablock, no. Bahala po siya dyan, magpadala siya ng picture niya. Magpadala din ako ng picture ko, o di ba? Magpadalahanan kami ng picture dalawa. Ang importante, ako ang pinili, ako ang pinakasalan, at ako ng asawa ngayon. Blah. Iba din kasi sa Pinas, guys. Iba din kasi yung mga boyfriend ko noon. Yun talagang hindi mapagkatiwalaan, kaya kailangan talagang i-block. Dati, grabe ako yung mga first year ko dito. Palagi talaga akong nagsiselos. Yung lahat na lang maisip mo, ano kayong ginawa nila dito, no? Ganun yung mga iniisip ko dati. Grabe ko ka-insecure hanggang sa pinaramdam sa akin ni Daniel na hindi ko kailangang mag-isip ng mga ganun, na ako na talaga ang mahal niya ngayon. Ganun, grabe ako, guys, dati.
dati. Super pa. Grabe ako mag-isip. Ang taba-taba po ng utak ko. Pero ngayon, ano na, relax na ako. Hindi na ako ganun na nagsiselos. Dahil alam ko sa sarili ko na mas maganda ako at mas sexy pa. Kaya lang bitaw guys, bahala good siya dyan. Uy, mangugat siya, kakapadala ng mga picture niya. Basta ako, malaki ang tiwala ko kay Daniel. Kung may gawin man siyang masama, sige good. Ibig sabihin, hindi kami ang para sa isa't isa. Ganyan lang yan siya. Ibig sabihin, hindi niya ako mahal. Pero alam ko sa sarili ko na hindi yan magagawa ng mister ko. Kaya, biyaan mo yan siya. Eh, magpadala ng picture. Alam ko bitaw lahat ng mga picture niya. Pero dinidelete niya ni Daniel no pagkatapos. Alalain po o isave. Pangit din no kung isave pa namin. Batatagyan pa ng folder, my ex. Naiintindihan ko po kayo yung mga nagagalit dyan na bakit ganun. Pero sa culture nila, ano po yan no? Normal po yan kahit si Bianan. O, di ba? Meron siyang sinagot ba? Meron siyang sinagot na comment na kailangan daw i-block at hindi daw talaga yan pwede sa kanya. Tapos sinagot siya ni Bianan na bakit mo naman gagawin yan na alam naman natin na mahal ni Daniel ang misis niya. Ako daw ba? So yun, normal lang po yan sa kanila. Pero para sa akin, hindi po yan siya normal no. Nasanay na lang din ako ba na ano ko na lang yung culture nila talaga dito at mapagkakatiwalaan ko naman talaga itong mister ko. Alam nyo guys, isa sa ayaw ko. Ayaw ko maging nag-wife. Ayaw ko yung, gawin mo to. Ganyan, i-block mo yan. Sige yan, bawal yan ha, bawal yan. Ayaw kong maging ganyan dahil mapapalayo ang loob sa inyo ng mga mister ninyo. Kaya huwag kayo palaging nag nang nag. Kailangan sweet kayo at iparamdam niyo sa kanila na you trust them. What are you talking about? That you should not always nag. That do this, don't do this. Block that, block this. Like that. You should let your husband feel that you trust them. Yeah, because if you say do this, block that, then they will hide it. Yeah, that one. Yeah. That is what I want to say. They will hide it. Yeah? Kaya si Daniel, all the pictures that her ex send him. Yeah, but how many is that? Like one a year in the one a year. New Year's? He is showing me, right? Sinasabi niya sa akin lahat. Wala siyang tinatago sa akin kasi po ako, hindi ako yung don't do this, black that. Ganun. Kaya yung mister ko, sinasabi niya sa akin lahat, ha? That is my lesson for today. For the girls out there. See? That's my husband. Super honest. Of course. Did you chuk-chuk someone else when we are together? Never. You're not lying. I'm not lying. Okay. Then it's good. We're good. We don't have a problem here. Of course not. Pero wag naman nating lahatin, no? Hindi po lahat ng tao ay napagkakatiwalaan. Ano yan po, binintested ko po yan. Hindi po lahat ay pwede ninyong pagkatiwalaan, no? Basta, ano, dadating din. Grabe ang ano, mga i-fold ko pa ba? Dadating lang din yan sa point na masasabi nyo talaga sa sarili nyo na ito, kaya ko itong pagkatiwalaan, itong tao na ito. Kaya wish ko sa inyo yung mga mister ninyo ay, ano no, ano ba, honest. At I wish mahal all the men in the world are honest and no like that. What is your wish for all the men out there? That they will get the wives who are all honest and nice and sweet. Am I nice and sweet and you honest are. You are. Tara na guys, punta na tayo sa Makro, mamili na tayo ng salmon. So what? What are we getting at the Makro? Salmon, of course. And we're bringing that later to Vika. Bili kami ng salmon kasi dadalhin namin siya mamaya kay Bianano. Magse-celebrate na kami for our 101,000 subscribers already, mahal. 101,000 now. Yes. And we will celebrate it. So, ano, abangan nyo yan sa ating vlog bukas, guys, ha? Doon kami magdi-dinner kay Bianan. At dadalhin din namin yung cake na ginawa para sa akin ni, ano no, ni Diane. Salamat again, guys, sa napakasarap mong cake. It's nice, right, my love, that we don't need to go to my friend anymore just to borrow the ID. Just to borrow the pass. Yeah, just to borrow the ID so we can go inside the Makro now. We have our own. We're here sa Makro.
Napakalaki ng makro nila dito. Malapit lang to sa bahay namin noon, nasa mga 5 minutes siguro mag-drive. At first, you need to clean your own, what is that, cart. Meron silang ano dyan, unilagay na panglinis talaga. Alcohol. Ah, ayan na yung ating ID. Wow, we can go inside. Buti na lang talaga, dumating na yung ID ko dahil hindi na pala pwedeng pumasok ang walang ID, guys. Iniba na nila, no? Mahal, are you happy we got the ID now? Yes, else we would have had to go back. Yeah, hindi na pwedeng pumasok ang walang ID. Ito po yung macro dito. Usually yung mga binibenta nila malalaki kasi talaga, no? Kaya pala siguro na kailangan may kumpanya kasi yung mga binibenta nila yung maramihan talaga ba. Ayan, oh, yung mga coffee nila. Yung pang-restaurant talaga, pang-bar, ganun, pang-coffee shop. At meron silang mga trapo-trapo. Mahal, this one we need, mahal. I know, this one is the same as what we have, I think. But I just got two of those. Where did they go? I know where it is. There, this one, yeah, you this mean? One. But where did they go? I want a cotton, man, good, mahal. Cotton. Cotton? Yeah, cotton. Then you... Like this is never cotton. Gusto ko kasi ng cotton, yung pag ano talaga, yung paglinis mo ng basa nga na masipsip talaga yung tubig ba. Kasi ito, hindi niya masyadong masipsip yung tubig, no? Pag ganun mo ba, yung tubig ay ano, nakakalat lang. Kaya gusto ko cotton yung ginagamit ko pang kunas. Do we still have toilet paper? I just put the last one stuff up and down still. Hmm, okay, then maybe we need more? Yeah, or maybe we need to just get to that to you. Yeah. Macro is not cheap. Andito na naman yung mga pinggan nila. Oh, nag-high na naman sa akin ba? I'm looking for, yeah, here. Ayan, oh. Mga pinggan nila. Nag-high na naman sa akin ba? You were just looking there. Yeah. When I was little, my oma used to have that. My mom used to have that. Everybody yeah? had that. Maybe we should buy that. You want that or not? Ito yung nabili ko dati, pero gusto ko din ito, mahal. Can I have one? I know, like 3 or 4? 5? This just one get, ba? Get what you want, huh? I want this, oh. This is beautiful, man. Good. Or this one you want. Just like the same as our... Me? It's I think this one is beautiful. How much is it? Uy, it's not a lot. How much? Like 5 euros, I think. Bili tayo ng bagong pinggan. This one, my lab, 4 of these, please. Thank you. Yeah, it's like 6 or 7 euros. Because you need to do the better way. It's fine. This one is scratched. Uy, andito yung totoong pangkali ng ano. This is the wire for getting your meats. Wait, the same man, what we have? I no, think it's the same. It's different. Because the other one had all the small hair sticking it's out. It's fine. Okay. Importante buhi. We're still alive, right? The professional. We're still alive, right? That's the important. Ay, this one we need, mahal. This one we really need. I want this. I want this, mahal. Which one is the cheapest? Just the cheapest, mahal. The cheapest? Because we're not rich. Mahal, what do you think is more expensive? Do you think this is more expensive? Or this? This. Wrong. This is more expensive. Why? I don't know. But it yeah, is. You're right. This one with the fricandel for lunch. No. No? I nice. I have a homemade fricandel. Yeah. Then where do you want to get your lunch? Maybe Albertine. Just make lunch, you know. Tingnan niyo ang cheese nila, guys. Grabe, ang laki-laki cheese po 'yan ito. Hmm? Ang laki. Ayan pa sa baba oh. Which one do you want? Cheese? Cheddar. Oh yeah, cheddar. You know, cheddar you cheese. Cheddar? We cannot buy this in a normal Dutch store. You want? Do you want? For if what? If you ever want to make hamburger stuff again, we can just make small pieces of this. Okay, and if you care. Want. I don't care. No. It's not super expensive. Oh. What? It's not super expensive. No. Yeah, get it. Ayan na yung ating pasalmon. 10 euros daw ang kilo. Ayun oh, ang laki ng hawak niya. Yan, salmon fillet. Meron din silang ulo ng salmon, guys. Oh, ay, ang sarap niya ni sigang ba? Wow! Look what I have, mahal! Holy moly! Nakauwi na tayo, guys!
So ipapakita ko lang sa inyo yung mga napamili namin sa Makro. Bumili po kami ng block cheddar cheese. So nakauwi na kami, guys. So you talk so fast and continuously, I cannot even break it. Mahal. I love you. Mahal, do you still need to do this like that? Yeah. Mm-hmm. But that's nice because now we can use the, what you call that? The shredder stuff. So well, if we need some shredded cheese, we just do. Yeah, you're right. Instead of having the super small cheddar stuff that you can get in the normal store. Bumili din po ako ng karne. Ano, hindi ko alam kung anong part ito ng ano no ng mamoy. Pero ayan feeling ko masarap siyang i-adobo. Ayan, tapos lagyan ng kunting patatas. Yummy. Ito na yung aking pasalmon. Buksan ko ito mamaya. Papakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki, no? At ito, napakasaya. May bago tayong plato. So, every sweldo po, bumibili ako ng mga kailangan namin dito sa bahay, no? May bago na tayong mga plato. So, next sweldo, ang bibilihin ko na naman ay mga bagong kutsara. Next, salary mahal, what I want to buy is new, what is that? Spoon and fork, my love, ha? Okay. Kasi yung mga ano namin, spoon and fork namin, guys, may mga ano na siya ba, agit-it na. Kaya kailangan na ng bago, no? So, apat po na ganito ang binili ko para pag may bisita tayo, maganda, no? At presentable yung mga plato natin ba. Maganda to siya, lagyan ng mga ulam-ulam. At bumili din po ako nito para pag gumawa ako ng bechamel. Ito yung gagamitin ko, no? May hand mixer kami, pero mas maganda talaga to yung manual ba. Minsan, kailangan din natin mag-effort, no? At bumili si Daniel. Ayan, oh. Is this in the sale, mahal? Yes, it does. Mm. And we have the empty one there. So now we have a new one again. Mm, kaya, bumili siya ng bago. Ito empty na. How long did we do over that one? I don't know. When did you buy this? Uh-huh. I already had that before we started going to live here. Huh? Yeah. So that's almost 4 years that you have this. Because I'm not drinking a lot of that, but sometimes I want to drink. Yeah, that's what you call mahal collection. Ito 4 years na po nasa kanya, no, bago na ubo. So ito na naman, may bago na naman siya. At yung ating pa-shrimp, ayan, ang laki-laki, 1.5 kilos po ito. Bad trip kasi ako sa nabili ko na shrimp dati, maliliit masyado siya, no, parang muta kaliit ba. Hindi ko in-expect na pag niluto ko siya, mas liliit pa siya lalo, so naging ganyan po siya kaliit. So ito, malalaki na talaga ito, no, ayan, 1.5 kilos. So yun lahat ng napamili namin sa Makro, at abangan nyo po bukas. Dahil doon kami magdi-dinner sa idol ninyo, no? Mag-celebrate na talaga kami ng ano, pang 100k subscribers natin. At tingnan nyo ang aking salmon. Hindi siya masyadong malaki. Maliit lang siya. 800 grams lang yung ano, yung binigay niya. Eh, sabi ko naman sa kanya, one piece. So yan, wala siyang pakialam kung ilang kilo yung salmon. Gusto ko sana ng 1 kilo. Sabi ko, 1 piece. Ayan, 8 euros. Pero okay na to, no? Wow! Salamat sa pasalmon, guys! I-slice ko lang itong salmon dahil tatlong slice lang yung dadalahin ko, no, para mamayang gabi lang talaga ba sa aming dinner with Bianan. Manipis lang din siya. Meron pa siyang meron pa siyang kaliskis, pero ayaw ko na kinakaliskisan yung aking salmon dahil yan yung nakakapagbigay ng crispiness. So may natutunan po ba kayo sa mga kabuang natin today, guys, about sa XX na naman? Ano po, may natutunan kayo, no? At huwag ninyo masyadong awayin yung inyong mga mister. So sana, guys, ay nag-enjoy kayo sa ating mga kabuang today. See you again tomorrow. Thank you so much for watching. Salamat! We love you all! We love you all!